ulit ako mambubula po. I mean, magluluto ulit. Naisip ko ulit mo ha, kasi yung pinsan ko nagbigay ng kamuting kahoy. Kulang ko lang na 1 kilo siguro yun. Sabi niya, gumawa ka ng merienda, so gumagawa tayo. Pero para may iba naman, sabi ko, gagawa ako ng putong kamuting kahoy. Mabusisi ulit siya, pero try natin. Para may iba naman. So, eto na ang ating mga ingredients. Siyempre, ang main ingredients natin, ang kamuting kahoy. Sunod naman ang nyog, ang gagawin nating bukayo. Siyempre, yung ating molder. DIY lang to ha, kailangan malinis at maigi yung lata ng sardinas at bilgyan ng butas. At siyempre, isang pack ng 10 pesos na Bear Brand powdered milk. Yup, at sunod naman dyan ay ang brown sugar, pampatamis. Siyempre, una natin gagawin ay babalata ng ating kamuting kahoy. Mag-ingat sa paggamit ng kutsilyo. At syempre, pagkatapos mabalatan lahat ng kamuting kahoy, kailangan itong hugasan ng tubig. At pagkatapos hugasan, eto na yung labanan ulit, kukudkurin na natin ito. Pagkatapos makudkod, syempre, pipigain natin ito hanggang matanggal yung katas. Sumunod naman ay binalatan ko na ang nyog. Yan. So nakita niya yung hidden talent ko sa pagbubukas ng nyog. Tada! Eto na yung laman niya. Pero hindi pa yung pinakalaman niya na. Ngayon, ang talent ko naman sa pagbibiyak. Ingat sa paggamit ng itak. At syempre, ang masarap dito, ang rewards, yung sabaw. Ayan, tikman natin. Manamis na mi siya. Sunod naman, ang tradisyonal ng pagkukudkod ng nyog. Eto na siya. Sunod, eto na, himay-himayin natin para mabuhaghag yung napigang kamuting kahoy. Pagkatapos, lagyan natin ng konting nyog. Tapos, mix lang natin ito. Pagkatapos, kung kulang pa, pwedeng dagdagan. At pagkatapos, lagay natin yung powdered milk. Ang mahalaga, haluin itong mabuti. Sunod naman natin ay yung nakain na nyog. Lagyan na natin ito ng brown sugar. Or ito kasi pag nilagyan na natin, siya ay maluluto at maging bukayo. Pwede rin kayong gumawa ng maluto ng bukayo. Oo. So ready na tayo mag-assemble. So kunin na natin yung molder, lagyan natin yung bukayo, tapos yung nakagkad na kamuting kahoy. Ganun lang yung arrangement niya. Tandaan, huwag niyong pipit-pitin. Hayaan niyo lang itong mapuno para maluto siya ng maigi.
Ganun lang siya kasimple. Pagkatapos naman, mag-i-steam na tayo. Siguraduhin kumukulo na yung pag-i-steaman mo bago mo ilagay yung mga lulutuin natin. Tapos, lulutuin to sa 20 to 25 minutes. At eto na siya, pagluto na. Sunod, tanggalin na natin sa molder. Itaktak mo lang siya kasi kusa naman itong matatanggal. So, eto na ang ating finished product na kamuting kahoy na puto. Or putong kamuting kahoy. Sunod, tikman na natin.